Ito po ay may kaugnayan sa pahayag nito pong si Attorney Sal Panelo, ang dating Presidential Chief Legal Counsel ng nakaraang administrasyon. Ayon po sa kanya, basahin ko po ang kanyang mga binanggit kahapon, March 6, 2023, sa kanyang programa diyan po sa Pulso ng Bayan o sa SMNI. I quote, hindi ko maalala kung sa panahon ni dating Presidente Duterte ay nangyari ito ng sunod-sunod, mabangis at wala silang alintana sa gagawin ng gobyerno laban sa kanila. Ipapaalala po natin kay Attorney Sal Panelo kasi mukhang nakakalimot po yata siya. Sobra na bang kalamya ang kilos at panawagan ng gobyerno? Hanggang salita na lang ba tayo? Naku, magagalit po sa inyo si Governor Gwen Garcia, Attorney Sal Panelo. Kasi ang description po nitong si Governor Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos ay mukhang patama sa boss nyo. Sabi ni Governor Garcia sa ating Pangulo, hindi salita kung hindi gawa. Gawa, hindi salita, to be more specific. Ano? Yun po ang kanyang sinabi. Gawa, hindi salita. And he is referring not for Duterte, but for Bongbong Marcos. Kaya tingin ko, parang ang masasaktan po sa sinasabi ninyo, yung boss nyo. Tuloy natin. Tinatawagan natin ang mga otoridad na isagawa nila ang kanilang tungkulin sa paraan ng nakaraang administrasyon, kung saan ang kriminal ay natatakot sa gobyerno, kung saan ang mga lumalabag sa batas ay nanginginig. Anak ng teteng, Attorney Sal Paleno, Panelo, ano pong nangyayari sa inyo? Mukhang nakakalimot po yata kayo. Natatakot nga ba talaga? Nanginginig nga ba talaga? Parang masakit pa nga yung mga bintang sa nakaraang administrasyon. State sponsor daw ang pagpatay. Bintang lang po yun. Eh, kaya nga gustong pumasok dito ng ICC eh, dahil doon sa bintang na yun eh. Pero pinagtatanggol sa kayo ng sinasabihan nyo na malamyang gobyerno. Ngayon, Attorney Sal Panelo, ipapaalala ko po sa inyo. At salamat na rin naman dito kay Mr. Benji Contreras kasi sa kanyang post eh mas mapapadali po ang ating pagbabasa ng mga pagpapaalala dito kay Attorney Sal Panelo. Ayon dito sa Facebook post ni Mr. Benji Contreras kahapon. Ito ha, inuulit ko. Hindi ako umaatake, ako po ay dumidepensa. No? Pinagkakamalan kasi nila eh nawawala daw po yung pagkakaisa kasi inaatake daw po natin ng mga DDS. Hindi. Kung hindi po nila sinisimulan iyan, hindi po tayo magsasalita ng ganito. Ano yun? At the guise of unity, sasabihin nila yung gusto nilang sabihin laban sa kasalukuyang administrasyon. Tapos tayo, pagka pinagtanggol natin ang Pangulo, binabali na natin ang unity o pagkakaisa. Nakanang-teteng kayo. Tuloy tayo. Sabi dito, di kakampures, ito po sila, yung mga DDS na anti-Marcos, are at it again criticizing President Bongbong Marcos as a weak leader. Eh, kitang-kita naman natin dito sa pagsasalita nitong si Mr. Panelo. Malamya ang gobyerno ayon sa kanya. Tuloy natin. That's why local officials and media men were killed in his 8-month-old administration. They blamed PBBM on the ambush and killing of Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda, Negros Oriental Governor Ruel Degamo, and media man Percy Lapid. Hey, nakakalimot yata kayo na ang mga pagpatay na yan, except kay Governor Degamo, lahat po iyan is individually perpetrated by nefarious individuals, I should say. Ito yung mga halang ang kaluluwa at walang kaugnayan sa pamamahala ng ating gobyerno. Like for example, ang investigasyon na isinagawa ng NBI sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang NBI ang nagsasabi
na si Gerald Bantag ay nagtayo ng criminal organization sa loob ng Bureau of Corrections at siya ang nagpapatay, di umano, kay Percy Lapid. Hindi po sa akin ang galing yan. Yung investigasyon sa tangkang pagpatay sa Lanao del Sur Governor, lumabas sa investigasyon at ngayon ay may sinampahan na kaso na ito ay drug-related kasi linalabanan ng governor ang illegal drug trade doon po sa Lanao del Sur. Hindi po yun politically motivated. Except ito pong kay Governor Ruel Degamo na kahapon categorically sinabi ng ating Pangulo that is politically motivated. O, ituloy pa natin. Kung ganito ang mindset at reasoning nila na lahat na patayan ay sinisisi agad kay PBBM, paano naman yung mga pinatay na opisyal ng gobyerno, mga mamamahayag, mga huwes, piskal at abogado sa panahon ni former President Rodrigo Duterte? Isama pa natin dyan yung classmate ko sa pulis. Naalala nyo? Itong classmate ko na pulis na ito, naka-assign ito sa Binangonan, Rizal. Nagkaroon ng malawakang transfer ang Napulcom noon. Inutusan nila ang PNP na ang isang police station dalhin sa isang bayan. Buong strength, ang Dasmariñas na punta sa Antipolo City, vice versa. Ang Binangonan na punta sa Tanawan, vice versa. Yung classmate ko naka-duty sa COMPAC, Community Assistance Police Action Center. Dalawa sila doon na police. Merong dalawang van na bumaba, armado, inisprayan kagad yung isang pulis sa labas at pinasok yung classmate ko sa loob, patay. Pangalan niya, PO3 Edgar Ubaob. Merong bang solusyon na nagawa, even ang kapulisan? Wala. Napakasakit sa amin nun. Lalong-lalo na sa aming mga magkakaklassmate. Kasi tao ng gobyerno. Walang nagawa ang administrasyong Duterte para protektahan mismo yung sinasabi niyang mahal niyang mga sundalo at mahal niyang mga pulis. Ngayon, pumunta tayo dito sa mga politiko. Kasi ang point nitong si Atty. Sal Panelo, mga series of killings ng mga politiko ngayong 8-month-old administrations ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa-isahin nating ipaalala dito kay Congressman Sandro Marcos, bakit ko ba naalala? Happy birthday po ulit sa inyo, Congressman Sandro Marcos. Isa-isahin nating ipaalala dito kay Atty. Sal Panelo ang mga pagkakataong ito. Mayors and vice mayors killed during Duterte administration. Posted March 10, 2021, 3:35 p.m. Updated as of March 11, 2021, 8:08 in the morning. Una, Vice Mayor Aaron Sampaga of Pamplona Town, Cagayan. Sampaga was shot by an identified gunman in his province on August 5, 2016. He was rushed to a hospital but was declared dead on arrival. Two, Mayor Samsudin Dimaukom of Datu Saudi Ampatuan Town, Maguindanao. Dimaukom was gunned down along with 9 of his men following a shootout with policemen on October 28, 2016. 3. Mayor Rolando Espinosa of Albuera Town, Leyte. Espinosa was shot dead inside his cell at the Baybay City Provincial Jail on November 5, 2016. I am not saying na state-sponsored killing ito kasi ang sabi ng mga pulis dito, ito daw po ay lumaban. Talaga? Fourth, Vice Mayor Anwar Sindatok of Datu Saudi Ampatuan Town, Maguindanao. Sindatok was shot dead by an identified gunman inside his house in Barangay Madia on November 27, 2016. Fifth, Mayor Muhammad Limbona of Pantar Town, Lanao del Norte, Limbona was killed after an identified gunman attacked his vehicle in Iligan City on December 30, 2016. Sixth, Mayor Arsenio Agustin of Marcos Town, Ilocos Norte. Agustin was at a construction site in Barangay Mabut, Marcos Town when he was shot by an identified assailant on June 3, 2017. Seventh, Mayor Joven Hidalgo of Balite Town, Batangas.
Hidalgo was gunned down while watching a basketball game at a court beside the police station in Barangay Poblacion, Balite on June 10, 2017. 8. Mayor Reynaldo Parohinog of Osamis City, Misamis Oriental, Occidental. Parohinog and 15 others including his wife, brother, and nephew were killed in a series of raids in San Roque Lawis, Osamis City on July 30, 2017. 9. Vice Mayor Jackson D. of Rojas Town, Oriental Mindoro D. was shot dead while having his car washed on September 23, 2017. 10th, Vice Mayor Jonah Jan Ungab of Ronda Town, Cebu. Ungab was driving when two individuals approached his vehicle and shot him along Osmeña Street in Cebu City on February 19, 2018. 11th, Mayor Ronald Tirot of Benavista Town, Bohol. Tirol was shot dead by three men aboard two motorcycles near the town's cockpit arena on May 27, 2018. 12. Mayor Antonio Halili of Tanawan City, Batangas. Halili, who was known for ordering suspected criminals to take walks of shame, was shot dead during a flag raising ceremony in his city on July 2, 2018. 13. Mayor Ferdinand Bote of General Tino Town, Nueva Ecija. Bote was shot dead on July 3, 2018, a day after Tanawan City Mayor Antonio Halili was gunned down in Batangas. Isang araw lang ang pagitan. 14. Vice Mayor Alex Lubigan of 13 Martires Town, Cavite. Lubigan was killed aboard his vehicle outside the Korean-Philippine Hospital in Cavite on July 7, 2018. 15th, Vice Mayor Al-Rashid Muhammad Ali of Sapapa Town, Tawi-Tawi. Ali was on board his vehicle when he was shot by motorcycle riding gunmen in Zamboanga City on July 11, 2018. Days lang ang pagitan ng mga to, ha? 16. Mayor Mariano Blanco III of Ronda Town, Cebu Blanco, was inside his office in Ronda when he was shot by armed men on September 5, 2018. 17. Mayor Alexander Bukuwing of Sudipen Town, La Union. Bukuwing and his wife, Vice Mayor Wendy Bukuwing, were on their way home when the assailants waylaid their vehicle in Barangay Kadapli in the town of Bangar on October 1, 2018. 18. Vice Mayor Alfred Concepcion of Balawan Town, La Union. Concepcion and his daughter, Mayor Aleli Concepcion, were on their way to the town hall on November 14, 2018 when suspects opened fire on their vehicle, killing the former. 19. Vice Mayor Sergio Popoy Francisco Emprese of San Andres Town, Quezon. Emprese was ambushed inside his home in San Andres Town, Quezon on August 21. 20. Vice Mayor Charlie Yuson III of Bawan Town, Masbate. Yuson and his two companions were having breakfast in Sampaloc, Manila when men aboard the silver gray van approached them on October 9, 2019 and opened fire. 21. Mayor David Navarro of Clarín Town, Misamis Occidental. Navarro was shot by unknown gunmen on October 25, 2019 while he was on a police vehicle en route to the Cebu City Prosecutor's Baybayin. Ay, prosecutor's office. Pero inyo, nasa police vehicle na, no? 22nd, Mayor Cesar Perez of Las Baños Town, Laguna. Perez was shot by unidentified assailants inside the municipal hall compound on December 3, 2020 after getting back from a spa in Barangay Baybayin. 23rd, Mayor Christopher Kuan of Libungan Town, Cotabato. Kuan and his driver were shot dead on the morning of January 11, 2021 at a cockpit arena in the municipality. 24th, Vice Mayor Restito Kalonge of Mabuhay Town, Zamboanga, Sibugay. Kalonge was shot dead while two others were wounded in an attack last February 26. 25th, Mayor Ronaldo Aquino of Calbayog City, Samar, Aquino, his security detail and driver were killed in a supposed shootout with police in Barangay Lonoy, Calbayog City on March 8. And the list goes on and on and on. Napakarami. Hindi pa rito kasama ang mga counselors. Merong isang counselor sa Teresa Rizal. Graduation ng kanyang anak. Ang regalo, pagpatay doon sa kanyang ama.
Lahat po iyon, majority of this go unsolved, hindi po naresolba. Tapos sasabihin ninyo, malamya ang kasalukuyang gobyerno, Attorney Sal Panelo. Kung meron mang malamyang gobyerno, tingin ko ang nakaraang gobyerno yon. Kasi halos lahat ng mga patayan, 90% of which hindi po naresolba ng Duterte administration. Tapos ngayon, may mga patayan, antimano nariresolba. Paano magiging malamya? Ang batayan nyo ba ng pagsasalita ng pagiging malamya ng gobyerno? Eh kapag ka malumanay ang nagsasalita, malamya na. Kapag ka nagmumura ang nagsasalita, matapang na. Hindi ganun, Attorney Sal Panelo. Ang katotohanan, ang refleksyon dapat na tinitingnan natin sa gobyerno ay kung paano nito na isasaayos ang mga iniwan niyong kaguluhan. Hindi mangyayari ang mga pagpatay na ito sa kasalukuyan kung kayo hindi nagpabaya sa kanyang pamamahala nung mga panahon kayo ay nasa katungkulan. Dapat noon pa lamang, yung mga PUGs na yan, private armed group, dapat dinisolve nyo na kagad yan. Pero wala kayong ginawang aksyon, pinabayaan nyo lamang. Kaya naglilipa na yung mga private armed group ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Tapos isisisi nyo sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ka namin kayo inaatake, pinagtatanggol namin ang Pangulo dito. Ngayon, ano ang solusyon dyan ng ating mahal na Pangulo? Ayon po, sa kanyang pahayag kahapon, tinanong naman siya, ano ba ang masasabi niya sa pagkakapas lang dito kay Ruel Degamo, ang gobernador ng Oriental, Negros Oriental? Sabi niya, this is politically, purely politically motivated. Pakinggan natin ngayon ang kasagutan ng ating mahal na Pangulo sa mga katanungan ng mga reporter dito kahapon. Mula kay Halili ng TV5 at saka kay Ivan Marina ng GMA7. Pakinggan natin mga tol. Hello, Mr. President, the malapakad niyang press corps has a Hello. Question for you. Yes, one question. Yeah. Sir, magandang hapon po. Sir Maricel Halili po from TV5. Sir, magkakasunod po yung naging pagpatay sa government officials and the most recent was Governor Degamo. What are your thoughts on this? Ano po yung direktiba ninyo sa mga law enforcers? Well, actually, ang sinabi ko sa ating Secretary Abalos and the PNP is to now make an examination kagaya yung ating ginagawa. Kapag darating ang eleksyon, kung saan ang hotspot. Sabi ko, gawin niyo ulit ngayon, bago don't think of... Yan ba ang sinasabi niyong malamya? Proactive. Ngayon, dahil nga sa mga pangyayari na yan, dapat ginawa na yan ng nakaraang administrasyon. Inuutos ngayon ng ating Pangulo na para hindi na mangyari ang mga ganitong pagkakataon, i-determine na ngayon kung ano yung mga hotspot. Pag sinabing hotspot, ito yung mga very likely na magkaroon po ng killings or criminal activity. Alam yan ng ating mga kapulisan. Pero hindi na kinakailangang hintayin pa ang eleksyon para i-determine kung ano ba yung hotspot. Sinasabi ng Palungulo ngayon, lahat without considering the election, i-determine ang hotspot at i-dismantle ang mga private armed group diyan sa mga lugar na yan. Ginawa ba yan ng nakaraang administrasyon? Hindi. Tapos sasabihin mo, Attorney Sal Panelo, malamya ang gobyerno, malamya ang kasalukuyang pamamahala, nareresolba nga ang mga krimen na hindi nyo maresolba nung panahon ninyo, partikular yung mga sabungero. Sino nagre-resolba ngayon ang kasalukuyang gobyerno? Tuloy natin ang sinasabi dito ng ating mahal na Pangulo. The election first. But think kung ano yung mga hotspot na mainit na mga lugar at tignan natin. Ang usual naman talaga na dapat gawin diyan ay hanapin yung illegal firearms. Basta walang illegal, basta makakaunti yung illegal firearms, kakaunti yung ganyang klaseng krimen. Yan yung mga private army na ganyan, kailangan talagang dismantle lahat yan. So that's what we have asked them to do. Kung ginawa nyo yan nung panahon ninyo, Attorney Sal Panelo, wala na sanang problema ngayon na ganito. Hindi nyo ginawa. Hindi nyo nagawang i-dismantle ang mga private armed group sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ng boss nyo.
Tapos ngayon, sasabihin ninyo, kasalanan ng gobyerno? Kayo ang nagpabaya sa inyong posisyon noon. Wala kayong ginawa kung hindi magmura. Eh, hindi pala ikaw, Atty. Sal Panelo, hindi pala kita nakitaan at pakinggan na nagmura. Yung boss mo, walang ginawa kung hindi magmura, manakot. May nagbago ba? Wala. Natakot lamang nung panahon ninyo. Pero hindi nawala. Ang kailangan natin, walang takot na namamayani sa mga Pilipino pero sumusunod sa batas. Dapat ganun. Kasi yun lamang ang tanging kaparaanan para itong mga pangyayari na ito hindi na maulit pa. By determining this hotspot, ayon sa Pangulo, malalansag ang mga private armed groups. Saka alam nyo, ang certainty ng kamatayan, hindi po yan nakakapag-deter sa mga would-be criminals. Hindi sila natatakot mamatay. Kahit pagpapatayin nyo yung mga kriminal, ayon sa pag-aaral ng mga criminologists, particular sa Estados Unidos, capital punishment is not deterrent for crime. Ang liwanag ng percentage doon sa pag-aaral na yon, ang bitay hindi nakakapag-deter ng criminality. Ano ang nakakapag-deter daw ng criminality ayon sa pag-aaral ng mga criminologists? Certainty of arrest. Kapag ka nasa isip ng mga kriminal na sila ay mahuhuli, nag-iisip sila ngayon kung ipagpapatuloy ba nila ang kanilang kriminal na balakin o hindi. Kasi baka mahuli sila. At ganun ngayon ang nangyayari sa kasalukuyang gobyerno. Unti-unting na-i-establish ng gobyerno na kapag kayo'y gumawa ng kasalanan sa pamamahalang ito, kayo ay mahuhuli. Ano ang sabi ng ating mahal na Pangulo nung pinatay si Governor Ruel Degamo? You can run, but you cannot hide. We will find you. It's better for you to surrender now. That is your best option, sabi ng Pangulo. Oh. At ganun nga ang nangyayari. Nahuli na ang apat na katao. Puro sundalo ito na mga dishonorably discharged, belonging to a private armed group. At tingin ko sa mga susunod na pagkakataon pa, mahuhuli pa ang iba. Anyway, in addition to that, yung dalawa, ipinag-iisipan ngayon ng Department of Justice na i-place under Witness Protection Program. Actually, I beg to disagree sa decision ng DOJ. Kasi lang wala tayong magagawa kasi mukhang vital ang informations na hawak ng dalawa at makikipag-cooperate lang yata ang mga ito kung magsisigurado nila ang kanilang kaligtasan kasi natatakot din sila. Biruin nyo, papatay kayo, mga duwag naman pala kayong mamatay. Dapat pag kayo'y mga mamamatay tao, hindi na kayo takot mamatay. Tapos ngayon, hihingi kayo ng proteksyon sa gobyerno dahil natatakot kayo sa inyong kaligtasan. Mga walang hiya at demonyo itong mga tao na ito. Pinagpapatay nyo ang 9 na katao ng walang kalaban-laban. Dinamay nyo pa ang 17 katao. Buti na lamang sila ay nakaligtas. Tuloy natin ang sinasabi po dito ng ating mahal na Pangulo. So far, maganda naman ang nagiging investigasyon. Marami silang nakukuha ang information. Mabilis naman ang paghuli sa ating mga suspect. Sa ngayon, meron pa rin tayo in hot pursuit. Kasi meron, basta sinara nila yung area. And they are conducting what is referred to as a dragnet. Kung saan talaga dahan-dahan, kung meron pa, ay iniipit sa isang lugar. So that's what's happening now. Again, the killing of Governor Degamo is entirely unacceptable, and it will not stand. It will this cannot be this cannot go unpunished. Tandaan nyo yan sa mga nasa likod ng pagpatay kay Governor Degamo. Ang linaw ng sinasabi ng Pangulo, hindi ito hahayaan ng kanyang gobyerno na hindi kayo mapaparusahan. Kung nangyari sa nakaraang administrasyon, ang mga gawain ninyo na napapabayaan lamang kayo, sa kasalukuyang administrasyon, hindi na po mananaig yan. Rule of law ang pinapairal ng ating Pangulo. Kung gumawa kayo ng kasalanan, mahuhuli kayo at mapaparusahan kayo. Pero ipagkakaloob pa rin sa inyo ang due process.
yung opportunity to be heard. Hindi kayo papatayin ng gobyerno ito. Hindi katulad nung nakaraan. Patay lang ng patay ng patay ng patay. Nakatulong ba? Hindi. Akala ninyo, pumaya pa ang lipunan natin nung nakaraang administrasyon. Hindi. Sa totoo lang, takot na takot lang kayo. Yun ang katotohanan. Pero walang kapayapaan sa inyong mga puso. Maglalakad ka na lamang, biglang may tutumba, babarilin sa harapan mo. Makailang beses nangyari yan sa inyong mga lugar. May kakailaba yan ang nakaraang administrasyon? Di ba? Hindi. Kaya, Atty. Sal Panelo, kung ayaw ninyo na kayo ay natitira, huwag nyong ikumpara lagi ang administrasyon ni Duterte sa kani Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kaming mga new breed ng loyalista, ako in particular, new breed na ako ng loyalista. Loyalista ako ni Pangulong Bongbong Marcos at wala akong pakialam kung sino tamaan ko dito para ipagtanggol ang kanyang pamumuno. Katulad ngayon, binoto ko po kayo sa pagkasenador, pero ito, tinitira ko kayo ngayon. Hindi ko naman kayo tinira sa nakaraang pagkukumpara ninyo kay Gerald Bantag. Wala akong pakialam doon dahil kayo naman ay nagsasalita bilang isang abogado. Pero dito, hindi na pwedeng hindi ako magsalita. Direktan yung sinasabihan ang Pangulo na malamya at ang gobyerno nito na malamya. Anong ine-expect nyo sa amin na mga PBBM supporter at loyalista ni Pangulong Bongbong Marcos, mananahimik lamang? Hindi. Hindi kami mananahimik dito. Hindi kami umaatake. Kami ay nagtatanggol. Kung gusto nyo talaga ng pagkakaisa kayong mga DDS, unahin ninyo sa inyong mga sarili. Welcome ang constructive criticism. Pero hindi tama na sinisiraan ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos para lamang iangat ang inyong boss. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na boss. Ang turing niya sa kanyang sarili ay public servant. It happens lamang na siya ay pangulo. Kaya dapat sumunod po sa kanya. May pagpapakumbaba sa pangulo. Tinatanggap ang mga kritisismo. Eh yung boss mo, marunong bang tumanggap ng kritisismo? Alam niyong hindi. Kitang-kita namin kapag kayo'y nagmi-meeting at replay na nga lang yun. Halos walang makaporma sa mga sekretary. Hindi makapagsalita. Pero dito kay Pangulong Bongbong Marcos, napaka-open ng communications. Pag nagsasalita ang Pangulo, nakaka-entrada kahit isang direktor lamang sa isang ahensya. Ibig sabihin, welcome sa Pangulo ang lahat ng suhestyon at hindi niya kinikriticize kung sino man yung nagkikriticize sa kanya. Pero Pangulo iyon, kami hindi. Kung nagagawa niyong i-criticize si Pangulong Bongbong Marcos at siya ay nananahimik lamang kaming mga supporter niya, hindi. Kaming mga loyalista niya, hindi kami mananahimik dito. Ipagtatanggol namin si PBBM sa inyo. Para magkaisa tayo, tigilan niyo. I-criticize niyo si PBBM ng maayos. Hindi yung i-criticize niyo tapos ikukumpara niyo, bubuhatin niyo ang boss niyo. Eh ang linaw-linaw sa mga binasa ko kanina. Araw-araw halos may mga pinapatay na mga politiko. Napakarami. Hindi pa kompleto ang listahan na yon. Wala pa doon yung mga councilors. Wala pa doon yung mga barangay captain na pinatay sa panahon ng Duterte administration. Ang mga nakalagay lamang doon, mayor at vice mayor. Anong masasabi nyo ngayon dyan, Atty. Sal Panelo? Pinapaalala ko po sa inyo kasi mukhang nakakalimot po kayo eh. Sabi nyo, hindi ko maalala kung sa panahon ni dating Presidente Duterte ay nangyari ito ng sunod-sunod. Ngayon, naalala nyo na? July 2018, mahigit sa 5 katao ang sunod-sunod na pinatay. July yun ha. Ito, pagitan ito ng January, February, March, ang pangyayari doon sa 5 katao na nabalita ngayon na pinatay sa Marcos administration. At least, maalala nyo sana, Atty. Sal Panelo. Hindi po ako galit sa inyo personal. Galit po ako sa mga sinabi ninyo. Hindi ako magagawang magalit sa inyo ng personal kasi binoto ko kayo eh. Naniniwala ako na ang puso ninyo para sa mga children with special needs. Parehas po tayo. Kaisa tayo dyan. Pero doon po sa sinambit ninyo sa Pangulo, doon po ako nagagalit. At doon ko po ipinagtatanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo mga tol, ano ang masasabi nyo dito sa mga sinambit nitong si Atty. Sal Panelo? Katanggap-tanggap ba
ang kanyang mga sinabi? Para po sa akin, hindi po. Magbabasa muna ako ng inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. O shout out